Sa tingin ko, sa halagang 2005, hindi ako lugi. Good morning mga nakshi! Welcome to my channel again. Ang topic natin ngayong araw na to ay medyo ano naman, tungkol pa rin sa halaman at pagkaalaman. Itong halaman na ito ay belong to Philly Dendrum. At ang family niya ay is Congo Red Plant. Philodendron family of red Congo plant. Ito siya. Maganda siya eh. Parang gabi-gabi lang itsura. Pero ito, very rare ito kasi ang hirap hanapin. Ito ay isang indoor plant. Bakit kaya tinawag ito na red? Red Congo. Siguro sa tingin ko, as I observe is pula yung mga edge niya, yung tips niya is red. Yan, oh. Pula siya, oh. Wow. Nabili ko lang ito ng isang araw, kaisa-isa nang natitira kasi masyado daw mabigat. Actually, ito ay 2005 ang bili ko. Dahil gusto ko naman maiba yung one of my indoor plants, pumikit na lang ako sa presyo. At ang plano ko is, paramihin ko na lang. So pag dumami ito, pwede kayong bumili sa akin, pwede akong magbenta. Nang mas mura, kasi syempre, anak na yung ibibenta ko eh. Pagka ano ako, nag-propagate ako. Well, ito, nabili ko dito sa ano, Commonwealth Garden. Kalimutan ko yung pangalan ng garden, pero suki ko na siya. Tawag ko sa kanya ay si Ilocana. Sa kanya ko nabili. Gusto nga niya, 3,000 eh. Binigyan lang niya ako ng discount dahil marami na ako nabibili sa kanya. Actually, sa kanya galing ibang karamihan sa halaman ko. Eto, hindi na ako nag-transfer kasi natatakot ako eh. Masanay sila. Pinatransfer ko siya sa plastic yung ano lang niya para hindi siya mabigat na labas-pasok. Dahil sa indoor plant siya, kailangan din naman niya ito ng ano, mailabas at least 3 times a week. Kasi parang tao lang yan, pag laging nakakulong lang sa bahay, di ba magkakasakit? Ganun din ang mga halaman, mga indoor. Ang ginagawa ko kasi sa mga indoor plant ko is ilalabas, nakangiti ka dahil ikaw tagalabas. Ang indoor plant ko is, ilalabas ko siya sa gabi. Then, at 9 o'clock, pinapapasok ko rin siya. Tapos, pagdating naman sa watering, hindi kailangan ito araw-araw. Kaya, parang ano to eh, halaman ng tamad magtubig pero masipag maglabas para makasagap siya ng konting sunlight. Yung sunlight sa umaga lang, hindi siya pwede sa ano, tanghaling tapat. Tiyak yan sunog. Pag ito nasunog, nagiging brown na siya. Ano na siya, dry na. At pag na-over naman sa watering, nalalanta na siya. Actually, bago ko ito nabili, dahil uso yung gabi-gabi, pinuntahan ko pa talaga yung taniman ko sa likod, dyan sa kabilang lote, para tignan ko mabuti. Just to compare it, baka kasi mamaya,
Dahil sa daming lumalabas sa Facebook na gabi-gabi. Baka isa ito sa gabi-gabi. Pero ito, pag ito kinain, nakakalason siya. Poisonous siya. Pwede kang magtae, mag-bump. So, hindi pwedeng ngat-ngatin ito ng aso o yung baby. So, kailangan ito, pag pinasok sa indoor, meron siyang tungtungan para medyo mataas siya. E ako naman, yung apo ko, magsi-6 years old na. So, no need. Hindi naman siya naninira ng halaman. So, medyo delikado ito pagka mga 2 years old. Delikado siya kasi yung, ano ba yun? Yung, ano ba yung lumalabas ito? Ano? Gataan ba? Dagta. Ha? Dagta. Ayun, yung dagta niya, nakakaraano yun, poison. Makate, nagsusuka, nakakahilo, at mag-LBM. Yun yung, ano niya, side effect niya. Kasi actually, nung nabili ko ito, sinurge ko siya eh, on how to take care. So far, itong nabili ko, isang ano lang ito eh, isang tubo pa lang. Pero ang dami niyang leaves to. Dami niyang leaves. Pero tinignan ko siya, hindi pa siya pwedeng ano, kasi wala pang tubo. Wala pang new tubo para ilipat. So far, kaya ako naman ito free na vlog, parang ano lang, curious ako kasi ngayon lang ako nakakita. Siguro ignorante nga ako kasi nakatutok ako lagi sa all kids dati, sa katlayan. Ito, medyo nauso. Yung mga Korean ba? Nauso yung indoor plant na ang gagandang tignan. So, ito, gandang tignan kasi fresh na fresh pa siya. Pag-aaralan ko pa siya kung paano talaga alagaan kasi 2 days ko pa lang ito nabibili. So, ibig sabihin, masaya pa siya. Ito kasi, nabili ko, nakalilim lang siya eh. May ano, parang bahay lang. Nandun lang siya. So, doon siya sanay. Hindi siya sanay talaga sa araw. Pero nakalagay naman, sinurge ko yun sa, it's a medium light. Doon siya nabubuhay. So, mga nakshi, pwede kayo mag-alaga nito. At kung namamahalan kayo, kasi ito, pumipikit na lang ako, ako para makabili kasi kailangan ko siya eh. Tsaka siguro dahil wala naman na akong anak na pinapalaki. So, ito yung mga anak ko. My new babies. One of my new babies. Aww. Sobrang ikse. Pero actually, sana natutunan ni may natutunan kayo sa akin dito sa Philandendro. Philanden... Ano ba? Dito sa Philandendro. Philandendro. Ano ba? Ayun na yun. Basta kabisado ko, Congo red plant. Kaya nasabing red kasi tignan nyo yung mga tips niya, mga edge niya. Pula. Pero bakit ang dahon niya berding-berde? Tignan natin yung ilalim. Ah! Talagang yung mga ugat-ugat niya is may red nga. Ngayon ko lang na-observe. Ayan, no? Kaya siguro, at yung kanyang stem, pula din. Now I know. Ayan, no? Pula din. Pagbata pa siya, pula siya, oh. Ito yung bago niyang stem, eh. Oh. Ayan. Red Congo plant. Sa tingin ko, sa halagang 2005, hindi ako lugi. Kasi ang ganda-ganda niya eh. Ang ganda ng dahon. O lalaki pa. Tsaka ano ang kakapal ng dahon niya. Diba? Bagay ito dito sa aming entrance door. Ganda niya. Okay? Mga nakshi, sana may natutunan kayo dito sa pag-aalaga
mild lang yung na tips na nabigay ko dito sa philodendro variety ng Congo Red. Pag-aalaga, konting kalaman, shinare ko rin sa inyo. At sa mga nag-aalaga na, at may, kung meron kayong mai-comment, pwede rin akong turuan ninyo, mag-comment lang sa ibaba. Pag nabasa ko, pwede ko namang sundin. At para na rin sa kaalaman ng iba. Okay, mga nakshi, that's for all for today. Sana, kahit maiksi, may natutunan kayo, as I said. Thank you for watching. Sa aking mga subscribers, shout out. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, again, please like, subscribe, and share. Pakiclick na rin yung ating notification bell para lagi kayong ma-notify sa aking mga susunod pang vlog. Thank you for watching!